Mercy Dantes was diagnosed with lupus erythematosus when she was 11 years old. It was a collection of autoimmune disease wherein the immune system becomes hyperactive and attacks its own tissues. At first, Mercy's family had no idea of how complicated her ailment was. But symptoms like butterfly rashes became more obvious that it prompted them to seek proper medical assistance. Doctors advised Mercy's family to have her confined in a hospital where they stayed for 1 month. Soon after her discharge, it wasn't long that she was again washed back as her condition is getting worse. Mercy's father also recalled that doctors found another complication in his daughter. It was when a bad wound threatened her eyes, and if left untreated, would also endanger her life. Siguro may infection. Naglamo. Ang ako naman nanda, isa ko mo magyapon sa buwag. Isa ko sa buwag magyapon. Sige, ano mo, sunog. Ano nga ako, sunog din niya. Di ba lang talaga naman isa sa mga gabulong naman yun, sa kuwano. So uli, hindi naging siguro ako manda. Kaya niya nagkipot, ano yung bulag, yung tahabok nga. Hindi na mamuna ako, hindi na mamuna. Hindi na lang sa hospital na ako niya. With depleting financial resources and Mercy not getting better, her family decided to seek help through a local television network. It was also that time when a neighbor told them to avail of the MKK medical assistance program created by Mayor Monico Puentevella during his congressional years. Aside from Mercy's medication, the MKK program also covered several of her CT scans. Parte sa ano sa bulong niya. Eh para ang yung bulong mo sigisigin mo. Eh wala mo bintinas no. Bintras niya wala pa maano doktor mo yung bal na utatog. Bintinas niya sa bintras. During the height of her ailment, Mercy had to stop going to school as her body might not take the stress. This year, however, Mercy is keen to get back on track and pursue her studies. If time and health permits, Mercy hopes to be a chef to pursue her love for cooking. Oh, this week, lang isa ako sa bata, high school. Eh, ang basa niya, advisor, kasi, Sir Apusaga, napawayon siya kayo ba si Mercy's ailment also prompted Rinalde to vacate his nearby position to take care of his daughter. Working as a peddler, he now works at home alongside Mercy, who also helps him in her own little way. Sabado daw. Ang ulo.
Siguro yung mga batid na, wala ilang bulit sa inyo. Takaw mo lang bulit. Kasi nung bulit sa inyo, damog yung salamat. Okay, thank you guys. Flash mo na naman. Sir, alagin siya may paseta. Siya nang head sound, this is D. Siya si Mercy. Thank you kay Mayo. Okay. Ang napasalamat ko kay Dio. Hindi ko pinibilya. Pagibili ka niya kami. Kaya po niya problema sa bata ko. Oh. May sakit. Yung class, sige-sige nung niya bulong. Madamong niya salamat. Kaya mga tao na nagmulig. Lalo na tanda sa mga taga-IGC. Damo ka salamat sa mga konsulor, mayor, vice mayor, tanda sa lala. Damo ka salamat.